Kanagulay po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, RG Master. Ito po ang inyong Mr. TLC o Tender Loving Care sa ating mga gulay. So ngayong araw na to, andito po tayo sa R. Magsaysay, Davao City. Andito po tayo sa St. Paul Agri Chemicals. Sila po yung mga malaking tindahan po dito ano sa Davao, in which sila po nagdi-distribute ng mga buto, fertilizer, insecticide at ano pang mga farm inputs na ating hinahanap. Tara guys, puntahan natin ang kanilang loob upang makita natin ang kanilang mga gulay at mga display na mga iba't ibang klaseng farm materials. Okay mga master, andito na po tayo sa loob ng kanilang store. So, pakikita po natin ito, ano, ito yung mga display nila. Pero bago po natin ipakita yung mga display, pakita muna natin no, yung kung sino po yung nandito, ano, yung mga store clerk nila. So, andito po si Sir Balong, tapos si Ma'am Marilyn, kaway-kaway naman po. Sila po yung mga store clerk ng St. Paul at the Chemicals. So, pakikita natin, ano, marami po silang mga display. Meron po tayo mga buto, insecticide, fungicide, at mga buto, ano, meron po silang mga sprayer. So, pa-close up po natin, ano, para makita ng mga kabidi master natin, para makita din ako yung mga pila po dito, para dito po sila punta o maghanap. Meron po tayo ibigay ng mga farm inputs. Sa mga naghahanap din po ano ng mga pang-control ng fruit fly, meron po silang super net. Ito po yung super net na ini-spray po siya sa mga empty bottles, tapos binibitay po sa paligid ng mga farm, at doon po ma-attract po yung mga fruit fly po ano. So doon po sila didikit tapos hanggang sa mamatay. And then meron din po silang mga pataba dito, ano. So, mamaya, i-discuss po natin bawat isa kung ano po ang kahalagahan ng urea, complete, potash, 1620, at 1846 sa ating mga tanim. Ang iba't ibang ori po ng ating mga pataba, no, o abono, ay pwede po natin itong i-apply, no, sa ating mga tanim. Pwede po siyang granular application, at pwede rin pong tinunaw ito o tutunawin sa pamamagitan po ng tubig at i-apply ito at idilig sa mga tanim. Ang kasunodan po ay itong tinatawag nating 1620-0 or ammonium phosphate. Ang ammonium phosphate po natin ay mayroon po siyang 13% sulfur upang i-enhance niya ang ating ang color at ang density. At nagpiprevent din po ito ng nutrient segregation, no? Upang masiguro natin ano ang uniform distribution ng ating pataba papunta po sa ating tanim. At isa din po ay tumutulong sa pagtubo at pagdevelop ng mga ugat ng ating halaman. Ang susunod po nating abono, pataba, itong tatawag nating DAP or diammonium phosphate or 1846-0. Ito ay nagbibigay po siya ng nitrogen at phosphorus sa ating tanim. At nagbibigay po ito ng alkalinization upang ating lupa at nag-neutralize ang kanyang pH. Kapag labis naman po ang paggamit nito, ay nagiging acidic ang ating lupa. Yan po ang 1846 po natin na abono. Ang kasunod lang po ay complete o tinatawag natin na 14-14-14. Alam po din po tayong 15-15, 16-16 at 19-19. Pero dito sa Pilipinas, parang dalawa lang po ang ating nakikita, no, dito sa mga suking tindahan natin. Meron po tayong complete triple 14 at meron din po tayong complete triple 16. Ang nakagandahan po sa ating complete, meron na po siyang tatlong elemento na kailangan ng ating tanim. Meron na po siyang nitrogen element, phosphorus, at potassium. Ito po ay pwede na po nating gamitin mula sa pagdipatanim hanggang sa ito ay mag-develop ng mga bunga upang ating itasin. Susunod naman po ay
tinatawag natin ammonium sulfate o 2100. Ginagawa niya pong alkaline ng ating lupa, no? Lalo na sa pag ito'y matamaan, no? Yung malapit sa kanyang granules, at pinapababa niya ang pH ng lupa at nagbibigay ng essential nitrogen para sa ating mga tanim upang mabilis na maging berde ang mga dahon nito at malago ito sa hanggang magbunga. Ang urea po or nitrogen o tinatawag po nating 46-00, ito po ay isang pataba, no, na tumutulong, ano, sa ating mga tanim upang madaling lumago, maberde ang kulay ng dahon, mataba ang ating tanim, at tumutulong din po ito sa pag-process po, no, ng photosynthesis ng ating mga tanim. At unang-una po, no, ito po ay isang pinagbabawal, ano. Ang labis po kasi na paggamit ng mga nitrogen ay nakakasama, no, sa ating mga tanim. Pwede itong masunog. Pangalawa, pwede rin itong atakihin ng mga insekto. Sakit kasi attractive po sila pag sobra po ang pag-apply ng nitrogen. Ito po ang ating nitrogen or urea. Ang susunod naman po ay tinatawag nating muriate o potash o 0060. Ang 0060 po ay tumutulong upang magbuo ng mga prutas at magbibigay ng magandang bulaklak sa ating halaman upang meron tayong ma-harvest. Tumutulong din ito sa ating mga tanim upang i-boost ang kanyang immune system upang hindi po sakitin ang ating mga tanim. At nag-i-improve at in-improve niya po ang kulay, texture, lasa ng mga bunga ng ating mga tanim. Ang susunod naman po ay calcium nitrate. Ang calcium nitrate po ay nagbibigay po siya ng calcium upang ma-prevent po natin ang calcium deficiency sa ating tanim. Upang maiwasan po natin ang tinatawag nating blossom and rot. Yun po ang sakit sa ating mga tinatawag na kamatis, yung pag-iitim sa bandang ilalim o pwitan ng bunga. So ito po ang kanilang mga insecticide, fungicide, bactericide. So marami po tayong pagpapipilian, ano, kung ano po yung hiyang o ano po comfortable o compatible sa ating mga pang-control, no, sa mga nagiging sakit o mga insekto na umatake sa ating mga tanim. Okay, no, so nagpapasalamat po kami, ano, sa St. Paul Agrochemicals, sa may-ari, tapos sa kanilang mga clerk dito, si Ma'am Jo, Sir Balong, at si Ma'am Marilyn. So maraming salamat po, ano, sa pagbigay ng pahintulot upang makapasok kami sa inyong agribet supply dito sa Labo. Guys, so hanggang dito na lang po muna kami, ano, kasi nais po namin po sanang tagalan o dagdagan pa po yung concept namin, pero after siguro mga 10 minutes mag-close na po sila. So sana is po magtanong at mag-share sa kanilang idea, pwede po natin, ano, i-recognize o i-recognize po natin para makatulong naman po tayo sa ating mga kasama o mga kaibigan na mga magugulay. Once again po, ito po ang inyong lingkod, RG the DG Master, ang inyong Mr. TLC. Hanggang sa muli at magandang gulay sa ating lahat.